masyado pong na-busy. Say hi, David. Hi. Ayan po ang aking guwapong anak, the handsome boy. He said, hindi po ako nakapagluto, napakainit po. So ngayon po, 88 degrees. Kahapon po ay inabot po yata ng, hindi ko na matandaan kung 95. Pero sabi po kanina, 91 or 88. So, okay lang po yan. Basta po, nasa loob lang tayo palagi at hindi tayo ma-dehydrate. Mag-walking po sana ako, eh tinanghali na po ako. Kaya po, dito na lang tayo. Gagawa po tayo ng napaka-easy, very yummy, adobo, sitaw, na may beef na sahog. So, simple lamang po, gaya po nito, sitaw. Lagyan ko na po dyan ng konting beef bouillon at saka po, laurel. Ito po namang ating beef, bago natin igisa, meron na po siyang paminta. Wala na pong ibang hidden na ingredients kundi yung beef bouillon. Gagamit po tayo, ito po kasi konti na lang kesa nakaharang diyan, gamitin ko na to. Gagamitin po tayo ng less soy sauce na kikuman. At saka po itong rice vinegar, genuine rice vinegar. Gagamit lamang po tayo ng onion. Ngayon po yung garlic, dahil sa napakadami ko pong garlic, mga mamita. Nag-harvest po ako, imbis na garlic, ito po ilalagay ko, yan, yung mga young garlic na yan. Napakadami ko po naman, kaya po pati sa lechon, ito na inilalagay ko para mas masarap. So, ang ginagawa ko po dito, pakikita ko po sa inyo, hinugasan ko na po itong mabuti, tatanggalin nyo lamang po ang pinakaugat. Pinakaugat lang po. Dahil ito po na may organic. Tapos po, saman nyo na dyan sa pagkisa, balatan nyo po ito ngayon para po mura yung ating isasama sa sitaw. Tapos po, putulin nyo rin po yan ng gaya ng haba ng sitaw. Hanggang, ano po, balat kayo ng balat, ini-expose nyo po yung pinakayang. Ayan po. Yung pong pinakayang, iyan po yung inyong gagamitin. So, bali po, balat kayo ng balat. Pero gaya ng sinabi ko, healthy-healthy itong ating kakainin. Adobong sitaw ni Mamita. Very quick and easy po ito. Ito pong mga dahon, pwede po kasama yan. Kasi fiber din po yan. Isa pa, healthy. So, yan. Hinahalo ko na po dyan. Para po, gaya ng sinabi ko, masarap yan. So, ito po, ayan, para kung ano, kakain tayo ng may buo-buong bawang na mura. Ito po yung tinatawag na buo bawang na mura. Ito pong medyo malaki, bibiyakin ko po, mga mamita. So, syempre, hindi po lahat mayroong tanim na bawang. At yung iba po, syempre, ayaw aksayahin kasi gusto i-harvest. Pero ito po naman, ang dami-dami ko po. Kaya po, hinaharvest ko po. Napakadami po talaga. Kesa po ipamigay ko, gamitin ko na ng gamitin. Hindi po ba, tama po ba yun? Konti na nga lang po ang mga pinagtatanim ko ngayon. Hindi po kamukha dati na punong-puno yung garden ko. Ay, sorry po. Kasi po, minsan nagtatawag ako para ipamigay. So, ngayon po, ang gagawin ko, yung mga kaibigan ko na umu-order ng pakbet, tamang-tama lamang po yung aking itinanim para sa mga umu-order kong mga best friend na yan po. Sasama po natin itong dahon ng bawang kasi po, dagdag gulay din po yan. Isa pa, may benefits po. Alam po naman natin, ang bawang maganda sa katawan. Hindi po ba? At pasensya na po kayo at ito pong ating air condition ay masyado pong maingay. Hindi na po kasi ako nagpapagawa na mag-central air kasi hindi na po natapos yung pagawa-pagawa sa bahay na to. Kaya ilang taon na lamang po naman, wala na dito yung mga anak ko, gagastosan ko pa ng central air, eh ngayon po, mataas ang bahay. Kaya po, kahit na ibenta nyo, sulit yung gagastosin nyo. Eh kung pong biglang bumagsak ang presyo ng bahay, edi ang dami ko pong in-invest, eh mababaliwala lang. Kaya po, ang ano ko dito, ito pong second floor to, mga mamita, nasabi ko lang sa inyo. Pag po umalis na yung anak kong babae, siyempre, nagtapos na, gusto na niyang mag-ibang state, paparentahan ko na po itong aking itaas. I-turn ko po ito ng talagang legal apartment para po
Siyempre po kasi ito, residential dito, pero kung i-turn mo siya ng apartment at parang two family, wala po yung problema. Kaya po pwede. So ngayon po, sa baba na lamang po kami. Para po hindi na ako akyat baba dyan sa mga hagdan. At alam niyo na, pag tumatanda tayo, ayaw na rin natin bumababa ng mga hagdan-hagdan kasi napakahirap din na mabababa pa. Eh, alam nyo naman ang mamita, kahit matanda na, kung minsan matigas ang ulo, nag-heels-heels pa. Eh, hindi po kasi ako talaga sanay sa flat na shoes. Buhat po nang natutunan ko ng heels. Para po kasing nakaka-smart eh. Palagi po, noong araw po kasi palagi po makahukot. Pag naka-heels po kayo, ang tendency po na dumidiretso po yung likuran ninyo. Eh, noong nga pong anak ko, puro flat ang ginagamit. Kaya parang hukot na rin po siya, mga mamits. Eh, tayong wala gawa. Ganyan po talaga. At ako po ay natutuwa at sinatong Stevie eh pumunta sa bahay ko po at tumulong para kahit papano. Mabait po talaga yung buong Kamandag Boys. Isa pong pamilya yan talaga pong masasabi ko po sa inyo na ako po mismo ang nagpo-promote sa mga viewers na kung meron po kayong gustong tulungan, eh talaga pong deserving ang mga Kamandag Boys. Talaga pong sila po eh naghihirap po na nagbubukid, mainitan. So ngayon po, nakakaawa. Wala po silang trabaho kasi wala naman po silang lupa. Namumursiyento lamang na pag may imaning ganito, ganito, ganun lang ang mapupunta. Parang pambigas lamang po. Eh kawawa naman po, paano na yung mga pang-ulam, pang-araw-araw, pang-kuryente. Kaya po ako, yung mga viewers ko po, kung meron po kayong gustong suportahan at nakikita nyo po na hindi po si Tom's TV, ang bilib po ako sa kanya, hindi po siya paawa. Ay, mapakarami pong paawa. Kaya nga po, kung minsan sinasabi ko, kapwentuhan ko, so si Ka-Farmer, hindi lahat ng nasa Amerika, eh, mapera. Kaya lang, yung iba gustong mag-share. Kaya, o option na po nila yon, di po ba? Pero ako po, ang masasabi ko sa inyo, kung di po ako nagsikap, siguro po yung mga anak ko nakatira sa apartment, nasa daycare, wala po akong kakayahan na hindi magtrabaho, at kahit santo ka, sigurado po yung mga anak ko rin lumaki sa daycare at lumaki din po kami ng paycheck to paycheck. Mahirap po ang buhay dito sa Amerika, hindi po lahat ng tao akala nyo. Kung nabibigyan kayo at ang pagpapadala, lahat na yun ay may kakayanan. Siyempre po, ang inaano na lang ng mga tao sa Amerika na time is 50, kung $100, maraming malaking pera sa inyo. Pero alam niyo po, yung mga pera na yan, meron po yung mga behind story. Meron po yung mga pinaghirapan talaga nila na tumatanggap man po sila ng pension, pinaghirapan po nila yon. Siyempre po, natutuwa na sila na nakakatulong sila, pero yung pong mga paawa, iwasan niyo po dyan sa Pilipinas. Ako po talaga kung minsan nagngingit-ngit dun sa mga paawa epek. Hindi po dapat yan. Marami po dito sa Amerika na buti pa nga po kayo dyan. Ito lang po ang masasabi ko sa inyo. Buti pa nga dyan kahit naghihirap na yung mga tao sa Pilipinas. Kung minsan nakapapedicure, nakamanicure. Eh dito po, ako, kaysa pang pedicure ko at manicure, tulong ko na lang. O, kaya nga, daig pa po kami ng mga nasa Pilipinas. Ito po, ngayon ay atin ng igigisa, mga mamits. Mabilis lamang po ito, mas matagal pa po ang pagluto ko kaysa sa pagkain ko, kaya abangan nyo po at kakainin po natin yan hanggang kayo ay nandiri yan. Ay, Lord. Kung minsan po, kung nagsasalita ako ng ganyan, huwag nyo namaman pong masamain kasi po kung minsan, hindi po sa nakikialam, nagsasabi lamang po ako ng istorya. Maraming tao. Alam niyo po nung araw, ako, wala po rin po akong kapera-pera nung araw, kulang. Namumulot po ako ng kahoy para makadagdag sa aking, para makatipid ako sa aking heating cost. Kaya
sarili para makaipon. Ang mga paapawa, kami kasi dyan, may mga nagpapaawa sa gawing arayat. E makita niyo naman po yung mga bata, alam niyo naman po na trabahante lang ang tatay. Yung mga makapurma po parang mayayaman. E kahit po magpaawa sila sa video at nakita ko, hindi po ako, hindi po nila ako magagali. Kasi po nung araw kami, nilupain po kami, hindi po namin natikman ang magpasosyal-sosyal. Talagang maghihirap kami ng gusto. So, ayan po ang ating adobong sitaw. Ang bango-bango po kasi yung pong paminta, nakahalo na rito mga mamit. Tapos, ninipisan ko po yung laman para po mabilis iluto. Ayan po oh, mga mamit, nakita niyo po yan. Pero babawasan ko po ito ng mantika. Dahil, para pong napakadami naman. Hindi po ba mga mamita? Mga kabataan po dyan ngayon, nakikita niyo mga naka-cellphone. Mga naka-style para mga anak mayaman. Kahit po yung mga magulang, nagsisipot na lang sa lupa. Yun po yung mga nakikita ko na o-observahan ko. Kaya po, never po akong mag-aano dyan. Nagbibigay sa mga ganyang klase na mga kabataan, mag-YouTube para lang magpaawa. Ako, hindi po ubra sa akin yan. Hindi po ako, mabait po ako, pero hindi po ako tanga. Yung mga paawa-paawa effect, dapat po iniiwasan yan. Ngayon, pag nag-charity po kayo, pakita nyo po, nag-charity kayo. Galing po sa bulsa nyo. Hindi na po na kailangan na manghingi sa tao dahil pag may nakita na po, nagbibigay na po. Hindi na po kailangan pang sabihin yan. Mga tao po na kusang magbigay, magbibigay. Anyway po, ito po ating adobo ay ginawasan natin ng mantika. Pero nilalagay ko po rito sa may atswete kong mantika. Kasi mantika po para... Ayan. Ngayon, kaya nang sinabi ko, mabilis lamang po itong ating adobo. Mas mabilis pa po. Madali lamang po itong ating adobo. Kung gano'n po kabilis lutuin to, ganitong po ato kabilis kumain ito mamaya. Pakikita ko po sa inyo. Kasi po, quarter to 12 na po, wala pa pong agahan ng mamita. Kaya ito po yung ating first meal of the day. Ayan po. Ang sarap po nito mga mamita. Ang importante po yung baka, kahit po na half cook yan, wala po yung problema. Ito naman po, sa sobrang nipis, hindi po yan maha-half cook mga mamit. Tapos, lalagyan ko po yan ng konting hiniwa-hiwa na dili para po may lasa na atubo na may sili. Pagsigan po, pero hiniwa-hiwa. Kaya po, pag may nakikita ko na mga sili sa grocery na nakasil, eh, hinibili ko po. At sa nga po pala, may baka po isisimis ko. Meron po sa inyo na naghahanap ng lupa na pwedeng tayuan ng negosyo. Doon po sa Baliwag, ay mamaya pa po pala to, sorry. Doon po sa Baliwag, sa San Roque po, bayan ng San Roque, meron po kaming binibentang lote doon. 5,844 po yata o sandali lang po para masigurado sa inyo kung ano ang... ang lote po sukat ay 5,854 square meter na nasa highway po. Yung pong highway na yon, padaan na po dun yung mga papuntang Subic, Clark, mga dumadaan na rin po dun mga taga-Bataan. Lahat po ng gawing kandama, doon na rin po dumadaan. Yung kumisang po kasi traffic, doon po dumadaan sa back road. So, kung galing ka lamang po sa Baliwag, huwag na po kayong mag-highway, mag-NLEX kasi
pwede na po dun sa highway namin. So, ang benta po namin ito, kasi po yung katapat niya, na benta po ng 7,000 per square meter, although may tambak po yon. Yung sa amin po naman, walang tambak, pero 4,000 lang square meter. At kami po, ang gusto po namin, linis na po yon, wala na pong kakaltasin sa 4,000 per square meter. Eh, napakaganda po dahil po may fish pond at may marami na pong puno ng mangga. Kaya pwede po yung tayuan ng mga rest area na may restaurant o kaya po gasoline station. Alam ko po, binibili yun na gagawaan ng gasoline station, kaso po, eh gusto lang, eh 3,500 per square meter. Eh pagka po 3,500 square meter lang ang iaalok nyo, eh hindi na po rin, huwag na po kayong mag-aksaya dahil hindi po namin iibigay sa ganoong halaga. Ayaw po namin ng mga kumikomisyon, ayaw po namin ng may mga ahente. Yun po yung, kung meron pong may gusto na lupa, yun po, maganda po yung lupa dun sa San Roque, Baliwag, Bulacan. Ang katapat po niya ay Danway. Yung pong katapat na nabenta, parang paradahan po yun ng mga malalaking truck. Nung araw po, ang alam ko may bumibili doon na Taiwanese bago nag-pandemic. Parang lalagyan ng mga container. Kaso po, nagka-pandemic nga, hindi na natuloy. Ewan ko, na-pandemic na rin yata yung Taiwanese na bumibili. Hindi na bumalik. O, ayan po, oh, kita nyo po ang ating napakasarap na adobo. Kita nyo po yung bawang na yan. Ang sarap-sarap po niyan. Yan po kahit na half cook, masarap po yan. O, diba? Healthy-healthy po yan. Mga mamit. O, ayan po. Ang inilagay ko lamang po, beef bouillon. Paminta. At saka nandyan po yung laurel. Nakita nyo po yan. Nandyan na po yung laurel. O, tapos, kakainin po natin sa mainit na kanin. Ay, tumpak na tumpak po ito. At si David po, gusto ng steak. Kaya, ipag-i-steak ko yung aking anak. Kahapon po, nakatatlong piraso siyang chicken papay. Puro karni lang po ang gusto. Si David po ay meat lover. Hindi po siya nagaya sa si Ashley po, tsaka yung tatay nila, nasanay po sa mga makigulay. Ayan po, oh. Di po ba? Ang gandang tingnan. Colorful. So, ngayon po, ilalagay na natin. Ay, kailangan po natin ng pan. Ilalagay po natin itong natitirang toyo na ito para po mailagay na natin sa recycle nang wala na po akong nakasenggad yan. Lagyan po natin siya ng mga half cup ng kikuman soy sauce. Ayan po, half cup po yan. Ilagay po, garantisado po yun. Wala po yung labis, walang gulang. At syempre, mga 1/4 cup ng rice vinegar. Ayan po, mga 1/4 cup po yun. So, halu-haluin lamang po natin. Wala. Meron po tayong masarap na adobo. Nung isang araw po, ang kinain ko, ang talaga pong halos inubos ko ay mga 3 pounds na okra. Dalawang araw ko pong kinain. So, ngayon, ito naman po ang kakainin natin. Hindi po ba mga mamits? Ang sarap po nito, oh. Tsura pa lang, ulam na. Ang bilis-bilis po nitong gawain. E kaya nga lang po, ang wala kayong ingredients, yung pong bawang. Pero kung may tanim po kayo, at gusto nyong gamitin yung bawang nyo, hindi naman po masasayang dahil kakainin nyo. Kaya wag sabihin na, ay, wag nating harvestin, bata pa, sayang. Hindi po, kasi para makatikim kayo na yung garlic yung ginamit ninyo sa adobo. Na gulay, tama po yung isama. Basta po gulay na adobo. Ayan po. O, di po ba? Ang sarap po nito, mga mamits. Lasang pehingi pa nga. Ang sarap po talaga. Siyempre po, medyo maalat-alat, pero kasama naman po yan sa kanin, wala na po, hindi nyo na po kailangan ng sawsawan. O, di po ba mga mamita, makita nyo po, at tayo po ay
Tatakpan po natin ito sandali para po ma-steam. Ayan po, ma-steam na po yan. At kakain po tayo. Sensya na po kayo. At ihahalo ko na po itong ating siling pangsigang. Masarap po yan. Nakakadagdag bango po. Kahit po hindi nyo na... At saka, ano po yun to? Yung banana wax pepper. Dito sa... Marami po akong tinanim nito. Itong banana wax na to. Ayan po. Nakita niyo po yan. Sarap-sarap po yan. Ito po sigurado kakainin ni Ashley at saka ni Papa Love. Sigurado ko po sa inyo yan. Kakain po yung stepfather. Kasi mahilig po sila sa mga ganitong pagkain. Mga gulay-gulay. Tapat po natin. At tayo po, hanggang nag-iintay, mag-shoutout po tayo. Dahil po matagal na po tayong hindi nakapag-shoutout. Kaya po ngayon, bigyan po natin ng pansin ang mga dapat nating i-shoutout. Dahil po, nakalimutan ko po kanina, sana hanggang hinahalo ko, nag-shoutout na ako. Shoutout po kay Susan Barrientos. Good morning po. Kay Myra's World, pakisuportahan po natin si Myra's World. Thank you po sa suporta nyo kay Katongs. Kay Rogelio Ponce, kay Berinka Sarmiento, kay Ate E, kay Ate E, kay Kuya Mamerto, kay Ate Mila Perez. Hello, hello po sa inyo. At po kay Ate Luz Acuña, kay Kuya, at saka kay Ate Carol Espirito, kay Alex, Kuya Alex po at Ate Carol Espirito. Hello po kay Ate Gina Susan, kay Ate Mercy na nagturo sa akin ng masarap na adobong okra na kulama po ito. At salamat po kay Ate Menchi, salamat po kay Marity Gutierrez, kay Ate Milendre Rivera Peralta, kay Ate Raquel May. Ate Raquel May, naibigay ko na po yung $50 yung binigay para ka sa pagkain ng mga gamot ng aso kay Kasidling. Salamat po. At saka po kay Ate Sena Malawit, kay Roberto, kay Robert, at Tess Flores Manalo, at saka nila pong prinsesa, ang ating prinsesa na si Briana Manalo. Thank you po sa lahat sa nasa San Francisco, nasa California. Salamat po kay Judith Camilo. Kay Medi Bravo po, pa-shoutout po kay Medi Bravo at Patsy Bob Bravo ng Marikina, kay Ray Vidal at Teresa Vidal. 100 plus degrees daw po sa kanila sa Las Vegas. Kay Irene Haravata. At kay Father and Son Vlog po, pakisuportahan. Kay Pinoy Cooking TV, pakisuportahan. Kay Carlos Diaz po, kumusta po? Kenong Lopez, siyempre, na napakabait po nating masugid na taga-subaybay. Kay Aloydia M. Kay Aristotle Reyes. Kay Susan Barrientos. Welcome po kayo dito sa amin, sa New Hampshire. Kung nakikita nyo po ako ngayon at nadidinig nyo, meron po akong Eat All You Can na lechon Cebu sa June 26 po. Welcome po kayo, Eat All You Can, 20 person. Hindi lamang po yun lechon, may surprise pa po akong lulutuin. At syempre po, kay Tatay Namers Vlog, pakisuportahan po. Si Ate Kang ng Korea. Kay Mercy Lamar, kumusta po kayo dyan, sister? Kay Raquel Santos, kay Joel Stop and Go,
kay Ate Susan Corazon Soles, kay Sus, kay Ate Violet Sombero po, kumusta po kayo? Kay Luke Michelle po, pakisuportahan po Luke Michelle Vlog, at kay Zanzien 64, kay Kuya Romy at Ate Jean ng Montreal, kumusta po? Kay Liza's TV, thank you po sa inyong magandang comment. Kay Loli Burog, uy, sandali lamang po. At kay Ka-Farmer Mamsis, kay Roberta Pablo, ang buo pong Pablo family, salamat po sa inyo na wala pong sawa niyong pagsuporta at panunood. Nakakatuwa po sa konti ko pong nagagawa sa inyo, yung inyong pong support sa akin ay 100%. Natutuwa po ako sa inyo. Kay Ate Gina Jackson, kumusta po? Kay Armando Livelo, kay Fe Borja Ligaya, kay Carmen Sita Barsena, si Ate Menchi, kay Fema Nalastas po, kumusta po kayo dyan? Kay Chofi Laar, hello po. Kay Andres Peralta, kamag-anak po ito ni Boy Peralta, pakisuportahan po, mga ka-display, pakisuportahan. Si Anne Rivas po, at ang ating pong paborito sa female na vlogger, si Kitchenes TV, hello po. Meron pong paborito, may gusto at may mahal. At kay Jane Pablo, thank you sa pagsuporta nyo sa akin. Kay Kamandang Roberto Pablo, kay Ka-Johnny TV, kay Frenis Vlog, kay Joy Santos po, kay Josephine Santiago, hello po kayo dyan. Kay Sally Balmeo, ang dakilang yaya na aking kaibigan, na yaya ni Sonet. Si Alma Viado po, kumusta po kayo dyan. Erlinda Barreto po, shout out po sa inyo. Shout out po kay Kimberly Canlas, Ernesto Canlas and Tess from Toronto, Ontario. Pa-shout out po kay Ernesto Canlas and Tess from Toronto, Ontario, na galing po kay Kimberly Canlas. Si Chef A po, shout out po sa inyo. Kay Mama Yam, kay Marie ng Pilipinas, kumusta po? Kay Carlota Quanson, kay Chris Tapnyo, kay Rose Lakap, sa akin pong pinsan na si Maria Soledad Ramirez, kumusta po kayo dyan, mga pinsan kong mahal, mga paborito, kanya-kanya po talagang paborito. Paborito ko po sa pinsan ko ay walang iba ko si Soledad Rivera at saka po kay Janet Rivera. Yan po, mga paborito ko po yan. Kay Melinda Heron. Yan, mga paborito ko po yan. Ito po ang ating adobong napakasarap. Kay Dini Ako, pakisuportahan po ang kanyang vlog. Kay Rowena Pods to Go, pakisuportahan po. Pakisuportahan din po si Payo. You wanna eat? You looking for food? At siyempre po, pakisuportahan po si Elvis Kitchenette. Si Mark Carr, salamat po na hinahatid-sundo nyo ang Kamandag Boy sa bahay kubo ng Mamita at ni Rowena. So ito po, tapos na po ito. Ayan po ang ating pagkain na masarap. Happy eating po tayo dyan. At sana po wala na po ako nakalimutan. Christina De La Rosa, shout out po sa inyo. At kay Maritina, shout out po natin yan. Patayin na po natin ang hindi po ma-overcook. Kay Val Susan po, tsaka It's All About Dog. Kumusta po kayo dyan? Salamat po na napupunta kayo sa ating maliit na tahanan. Kay Jerry Lakap ng Winnipeg, Canada. Kumusta po?
na-shout out na po natin lahat. At sana po wala tayong nakalimutan. O siyempre, ang isa at natatangi na bayani sa ating tahanan, si Comrie Hill. Si, hello po. Kumusta po kayo dyan? Si Nora Lapid po, si Edgar Flores ng Germany. Nako, Maryhina De Laso, o Regina De Laso. Marami pa po pala. Matagal na po kasi kung di nag-shoutout. Mga si Annabel Corpus po, kumusta po? Si Monay Channel, pakisuportahan po. Teleporting Jello, pakisuportahan po yan. At, meron pa po ba? Sa napakarami ko pong isin-shoutout, eh, huwag po kayong magsasawa. At kung gusto nyo pong magpa-shoutout, susunod po kayo. Kay Ken, kay Lensky Vlog, pakisuportahan po siya. Ayan po ang mga ating mga bayani. Si Kulit Channel po, makulitan man po kayo, basta po mag-subscribe po kayo sa kanila. Kay Ate Maria Di Malanta, kumusta po? Aurora Dosa. Ayan po, kakaisang kapangalan ng nanay ko. Kumusta po kay Christina Aldieto? Ate, shout out po sa inyo dyan. Kumusta po kayo? Sana po eh. Kay Kuya Jun San Jose, kay Kuya Dante Evangelista ng Florida, at kay Ate Pesidilia, Lloyd Aligaspi po, Gemma Nunez, kumusta po kayo dyan? Hanggang dito na lamang po at ating shout out at tayo po'y lalapang. Kakain po tayo, mga mamits. Gutom na po ang mamita, kaya po tayo ay kakain ng konting kanin, mga mamits. Konti lamang po. Piso lamang po ang kakainin natin. Patayin na po natin to at masyado na pong maingay ang atin. May aircon, may exhaust fan, may kawali. O, di po ba? Ayan po ang ating kanin. Parang isang tasa. Pero hindi na po ako maghahapunan mamaya ng heavy. O, ayan po. Ayan ang ating ulam, mga mamits. Ayoko po ng laurel. Ayan mo pong nakababad dyan. At syempre, gusto natin ang may bawang. I know, I'm gonna look. I'm gonna be here. Alright? I'm gonna turn off this one first for a while. Opa, could you please turn off the lights? Both lights so it won't get another heat. That one, yes. Thank you, darling. Ayan po ang ating pagkain, mga mamits. Adobo po. Thank you po sa palagi niyong walang sawang pagsubaybay sa mamita. In America, at bad news po, hindi po talaga pwedeng umuwi ng Pilipinas ang mamita. Dahil po, this is really good. Dahil po, kailangan ko pa rin mag-dual citizen para makapasok dyan. Hindi ko po gagawin yun. Ang sarap po nitong niluto ko. Pex man po. Bawang. Sitaw. Are you busy, Papa Love? Mm-hmm.
Sarap po. Ito pong bit, ay masyado pong manipis ang hiwa ko. Kaya po, madaling lumambot. Nakita niyo po, ang bilis na niluto. Next month po, diyan na po tayo mag-harvest ng sitaw. Masarap po talaga. Shout out po sa lahat ng mga Pilipino na frontliner. Dahil kasalukuyan pa po kayo naghihirap. Dito po kalmado na. Marami na pong lumalabas ng hindi nakamask. Pero kami po, nagmamas pa rin po kami mag-anak pag lumalabas kami sa grocery. Pero po yung outdoor na mamimili ng mga halaman, hindi na po ako nagmamas. See, yummy. Mm-hmm. That's good. Better finish it. Hanggang dito na lamang po, at para po ma-enjoy ko yung aking pagkain, ay hindi ko po matapos hanggang tayo ay nagbibideo. Kaya salamat po sa walang sawa niyong pagsubaybay. Salamat po sa inyong lahat. Sa wala pong sawa niyo sa aking suporta. Salamat po ng maraming marami. At gaya po ng sabi ko, good vibes lamang po tayo. Bawal po ang stress. Thank you for watching. I love you all. God bless us all. Goodbye!